Good day mga ka-artist, welcome back sa ating YouTube channel, Bonsai Artist Chronicles here once again. Mga ka-artist, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayong lahat dyan mga ka-artist? Bago po tayo magsimula mga ka-artist, gusto ko munang magpasalamat sa mga subscribers sa atin dyan, sa mga sumuporta po sa ating channel. Maraming salamat po. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat mga ka-artist. Mas lalo pa po akong na-encourage sa mga suportang ipinakita nyo mga ka-artist. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel mga ka-artist, please don't forget to subscribe. Just press the notification bell para updated kayo sa ating bagong video na i-upload. So mga ka-artist, let's start. So mga ka-artist, let's talk about bonsai, especially mamey and shohen size bonsai mga ka-artist. Mamey bonsai mga ka-artist is a Japanese term for mini bonsai, may sukat po itong 6 inches pababa mga ka-artist. So yung shohen size, Japanese term din yun sa small size bonsai na may sukat na 6 inches pataas mga ka-artist. 6 to 10 inches, minsan pa umabot sa 15. So mga ka-artist, bakit nga po ba ang daling buuhin pero ang hirap i-maintain ng shohen bonsai? So mga ka-artist, para po sa akin, madaling buuhin kasi sa size nila madali mo lang siyang buuhin kasi nga sa size nila, sa sukat nila maliliit lang sila, konting branch lang ang kailangan, pwede mo nang buuhin agad mga ka-artist. Pero mahirap kasi yung lupa na inilagay natin sa pot natin mga ka-artist, especially nito mga ka-artist. Halimbawa ito. Yung medium na inilagay natin dito mga ka-artist, dyan lang sila kukuha ng nutrients o energy. Pero habang tumatagal, nagkukumpulan na yung roots dito sa pot. Ngayon, ang mangyayari dyan mga ka-artist, kapag nagkukumpulan, wala na silang masyadong energy na makukuha, wala na silang masyadong nutrients, wala na silang nutrients na makukuha mga ka-artist. Ngayon, ang mangyayari dyan, hihina yung puno nyo. Hihina, magda-die back, tapos yun na, mamamatay. So, para maiwasan natin ang ganyang sitwasyon mga ka-artist, para hindi sayang yung puno natin, maglagay tayo ng extension pot o yung kahit any container pot mga ka-artist, kung meron kayong extra pot dyan, maglagay lang kayo, magmix lang kayo ng pating medium, tapos lagyan nyo yung container o yung pot, tapos ipatong sa ibabaw mga ka-artist. Ang purpose nyan ay para may continuity yung daloy ng roots natin mga ka-artist. Kasi katulad dito mga ka-artist, lumabas na yung roots nya galing sa loob. Ang mangyayari dyan, kapag wala siyang lupang makukuha, mamamatay ito. Kapag mamatay ito mga ka-artist, dito na siya kukuha. Kaso wala na siyang makuha, wala na siyang lupang makain, wala na siyang nutrients, mamamatay mga ka-artist. So ayan, yan yung konting tips ko mga ka-artist sa mga beginners natin dyan, para hindi sayang yung mga maliliit nyo na puno o nagsa-start pa lang kayo. Gawin nyo yung sinabi ko mga ka-artist, proven and tested na po yan mga ka-artist, lalong-lalo na sa mga expert sa bonsai. Yan yung mga itinuro nila sa amin na na-apply din namin at saka na-prove din sa sarili namin. Pati ako mga ka-artist, na-prove ko na malaki ang chance sa mga ka-artist na mabubuhay talaga yung mamey at saka shohen bonsai natin mga ka-artist.
kahit sa mga malalaki mag-artist, dinamitan din nila. Yung medium size, large size, gumamit din sila mag-artist para continuity yung tubo ng, para hindi magkuputol yung tubo ng ano, yung roots natin mag-artist. So, mag-artist, let's start. Shohin and size, Shohin bonsai wiring ang gagawin natin ngayon yung mga ka-artist. So, nasa harap tayo ngayon ng Dwarf Melendres flowering bonsai mga ka-artist. So, 4 months old mga ka-artist. 4 months ago ko ito na nakuha sa at ito ay hindi pa na napilian ng sanga, hindi pa na wire. Ngayon ko lang i-wire to mga ka-artist. Mamimili ako ng sanga mga ka-artist depende sa design na gusto ko. So, yan mga ka-artist, pagpilian natin ng sanga, tapos i-wire natin gamit ang bonsai wire. Ito yung bonsai wire natin mga ka-artist. Ayan. So, let's start mga ka-artist. Sa pagpili ng sanga mga ka-artist, huwag masyadong crowded. So, share ko lang, mag-iwan lang kayo kahit ano mga ka-artist. Sa first branch, kahit dalawa lang mga ka-artist. Sa second branch, ganun din, dalawa. Sa third branch, ganun din, dalawa. Doon na kayo babawi dyan sa secondary at saka third generation branch mga ka-artist. Para hindi sila magkukumpulan, para hindi masyadong crowded yung puno mo mga ka-artist. Para kumbaga kung titingnan mo yung puno mo sa malayo buo siyang tignan pero compact, pero paglalapitan mo ng pero kung titingnan mo ng mas malapitan konti lang yung ginamit mo na branch doon lang nagtatalo sa mga ramit, sa mga second tertiary fourth at fifth generation sa twiggings na magkukumpulan yan mga ka-artist. Wag masyadong mag-iwan ng maraming sanga mag-artist. Kasi hindi lahat ng sanga ay pwede natin gagamitin. A few moments later. A few moments later. Ayan mga ka-artist, natapos na natin i-wire yung first initial wiring. Initial wiring ng ating Dwarf Melendres mga ka-artist. So, maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo ng video na ito mga ka-artist. Thank you so much. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Bonsai Artist Chronicles. Until next time mga ka-artist, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Don't forget, always have patience when doing bonsai. God bless mga ka-artist. Thank you.